Basketball lovers, good day para sa inyong PBA updates! Ang Barangay Ginebra na mom problema ngayon ng wingman at target ngang makuha si Arwin Santos na kagagaling lang sa Northport, Batang Pier. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel. This is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago nga natin umpisa ng kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Enrico Ang Shoko ng Nasugbo, Batangas, Joshua Geray ng Tondo, Manila, Chualon Martinez, Ramson Ang Kako ng Cebu City, Kats Aquino Ducusid ng Hagonoy, Bulacan, Christian Dator, Kindos Lucañas, at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. PBA updates po muna tayo. Natalo po ang Tropang Giga sa Phoenix Fuel Masters ng score na 92-93, kung saan naging best player of the game ay si Macho Wright, na kung saan napakaganda po ng ipinapakita ng laro ng dalawang team, na kung saan mas umangat nga ang Phoenix Fuel Masters kahit wala na sa kanila si Chris Banchero. Ayon nga kay Coach Topics Robinson, isang team effort ang ipinakita, although hindi gaano nakapag-contribute ang kanilang import na si Dominic Soton, at least daw panalo sila dahil nga nag-ambag-ambag ang mga nasabing player. At sa second game, ang Barangay Ginebra kontra Meralco Bolts, kung saan tinalo ng Meralco Bolts ang Barangay Ginebra sa score na 107-95, na kung saan naging best player of the game ang kanilang import na si Tony Bishop. Marami ang nagsasabi, for real na nga ba ito si Tony Bishop, o dapat bang palitan ito ni Alin Dorham na nagpaparamdam na ngayon sa Meralco Bolts? Ayon nga, mismo kay Coach Norman Black, mas piniprepared pa nilang manatili si Tony Bishop sa kanilang team dahil nga sa ganda ng tinatakbo nila ngayon. Laliman ka or sa mantakin mo lang 30 points ang ginagawa nito, na double-double po ito kontra kay Justin Brownlee, na kinakain niya lang ang depensa ni Justin Brownlee. At sa ibang balita, si Coach Pido Harencio, tinitingnan na ang future ng Northport Batang Pier matapos nga hindi pa nakapag-extend ng kontrata si Greg Slaughter. Pero good news sa mga Northport fans dyan, dahil ang Northport Batang Pier superstar na si Robert Bolick Jr. pumirma na po ng contract extension, at ayon nga kay Sir Homer Sison, pumirma daw ito hanggang next year first conference. So, isang taon lang ang ilalagay nito sa Northport Batang Pier. Pero take note ha, sa isang buwan, or kada buwan, ang sinusweldo daw nito is 1 million pesos. So, na ganun, napakalaki ng kanyang kontrata. Kaya naman tinanggihan niya ang kontrata sa Taiwanese basketball. At sa isang banda, ayon nga sa ating kuliglig, dahil nga sa hindi magandang performance ng Barangay Ginebra at sa kakulangan na rin ng wingman ngayon ng Barangay Ginebra, at dahil na rin sa pagkawala ni Stanley Pringle, nangangailangan ngayon si Coach Tim ko na isang wingman na very athletic at syempre maaasahan pagdating sa crunch time, at kinakailangan niya si Arwin Santos. Ayon nga sa ating kuliglig, nakikipag-negotiate na daw ngayon ang Barangay Ginebra at ang Northport Batang Pier sa possible na isang blockbuster trade na magaganap between Barangay Ginebra at Northport Batang Pier. Matatandaan ang huling transaksyon na ginawa ng trade sa Barangay Ginebra at sa Northport Batang Pier kay Sidney Unhubere at Art De La Cruz, na kung saan hanggang ngayon nasa upuan pa rin si Art De La Cruz at meron injury. Kaya marami ang sasabi rather na isa na naman itong trade na lopsided kung sakaling matuloy ang nasabing trade transaction, at mas lalong lalalim ang Northport rather ang Barangay Ginebra kung makukuha nila si Arwin Santos. Ano ba ang ginagawa ng Northport Batang Pier? Dapat na bang palitan nila si Coach Pino Harencio? Ganon, napakalakas naman ng line-up nila kahit wala na si Greg Slaughter. Dapat daw kunin na
si Alex Compton na kung saan mas magaling mag-coach at tiyak magiging championship contender daw ang Northport at hindi dapat bitawan si Arwin Santos ng Northport dahil ito ang nagiging leader ngayon sa pagkawala nga ni Greg Slaughter at ni Robert Bolick Jr. at inaasahan sa susunod na game magpapakitang gilas na ang Northport Batangker kasama si Robert Bolick Jr. at sa mga susunod na araw sana daw meron magandang mangyayari sa Northport at pumirma si Greg Slaughter kasama nga si Nico Elorde para naman sa ganun bumalik ang contender na Northport Batangpier. Kinakailangan nila sa mga susunod na asignatura manalo sila sa kanilang bawat game para maging playoff contender muli ang Northport Batangpier sa kanilang trade negotiation ngayon kay Arwin Santos at sa Northport Batangpier at ang Barangay Ginebra. Sana daw abangan natin or pakaabangan natin kung matutuloy ba ang nasabing trade transaction. Ang tanging sabi pa lang ng kuliglig ngayon, niluluto pa ang nasabing trade transaction. Kaya pakaabangan natin kung magmamaterialize ang nasabing trade transaction. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.